السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Live from Hulusulu. This is Queen Helen Abdurrajak, Elizabeth III, May 24, 2022. Magandang umaga po sa inyong lahat na nakikinig sa buong mundo. Mabuhay, Maharlika Kingdom of God, Lupasug Empire. Good morning din dyan sa ating mga kapatid na nakikibaka sa pagdepensa sa ating kalupaan dyan sa likwasan Mars. Maraming salamat po sa inyong pagtugon tungkol dyan sa tinatawag nating programa na kailangan na sugpuin ang mga black propaganda. Marami pong naantig na puso kahapon. Wala po yan sa news. Lala po yan sa tinatawag natin sa mainstream media, tinatago po iyan. Subalit, close monitoring po tayo dahil dito sa giyera na sila mismo ngayon ay hirap i-explain dahil kahapon nagpa-publish yung 10th Forward Service Support Unit ng ASCOM sa Philippine Army kung saan nagbabaybay sa land by land itong mga Koreyong rocket launcher nila. That means ito yung mga Korean hardware na nabili ni Pangulong Duterte na mas inuna ang kapakanan ng mga truck na iyan kaysa sa mga taong nagugutom dahil nga kailangan na nila angkinin ang ating langis. Yan ang dahilan bakit talagang kahapon nagagalit si Queen na sobra na. Tama na. Ayan, oh, ang proof. Yan ay rocket launcher, no? Titingnan natin, ipapa-inspect din natin iyan. Lahat iyang mga ginawa nilang mga pagganan. Kasi hinahanap po kung saan nila idiretso yung in-order mula sa Korea, sa South Korea. Tingnan po natin kung iyan ay mga talagang yan na yan o may tinatago pa rin ang militar. Sabi ko nga doon sa isang integri na active pa ngayon sa loob ng sandatahan ng Pilipinas, mag-ingat po sila. Pag ginamit nila yan against the Islamic State, itong Maguindanao, Sulu at saka Palawan at saka mismo sa Sulu, ay talagang makikita na nila na death is against human rights. Sinabi ko nga sa inyo, ang kapayapaan ay kapayapaan na lubos nating hinahangad dito sa sambayan ng pangako. Kahapon, alam natin na marami nang nag-contact sa akin nang dahil dito. So marami, no, itong mga COVID tactics nila para maangkin nila ang buong kalupaan. Merong hearing, merong mga report na inayos nila na ang uupo sa Mindanao ay si Sara Duterte, ang uupo sa Iloilo ay si Bongo, at ang uupo na Prime Minister ng Luzon ay si Bongbong Marcos. Parang ginagawa tayong sarsuela. Gumagawa sila ng election, electoral campaign. Pero ngayon, bibigyan na naman tayo ng pasakit dahil na naman gumawa na naman sila ng variant COVID na naman nila na galing sa monkeypox. Eh sila kaya ang lagyan natin para matapos. Instead, natulungan tayo na hindi na magkaroon ng talagang mental harassment. Lahat naman yung gawa nila is to at least i-harass tayo mentally. So sila yung mga terorismo because severe mental harassment against itong programa nila sa COVID-19 at ito ngayon yung monkeypox na naman nila ay talagang that is a series of mental torture. That is medical tyranny. Instead na sabihan tayo na ito ang gagawin natin, ang pinapublish nila is to project itong takot. Ngayon, mas matakot tayo dahil tayo ay bibigyan na ng kanitong mga Korean hardware. Yan ay in-order sa Korea at sa Russia. Na ibig sabihin, talagang pinaghahandaan nila
kayong mga lolo dyan na nakikibaka sa ngalan ng sovereign niya dyan sa Patikol, dyan sa Ligwasan Mars. Yan na paghandaan din natin. Hindi nila inilalabas yan kasi ang kasama din nila ay mga programmer ng ISIS kuno. Yan ang itinawag sa akin kahapon. So titingnan natin kung sila ay talagang magsunod doon sa usapin. Kasi kung i-deploy nila iyang mga malalakas na kuryong rocket launcher na yan, ay talagang mapaparusahan ang gobyerno dahil that is against human rights. Hindi pwedeng ilagay iyan kung diyan ay walang programa. Kasi iyan ang kanilang mga in order to invade Sabah. No, hindi sila pwedeng magkaroon ng giyera dahil tinapos na natin ang tinatawag na pag-aari ang ating minanang kalupaan mula pa sa kalulo-lulohan. Hindi nila namalayan na ang kapatid ni Raja, si Alnas bin Abdul Gapar, ang siyang sumira sa usapin ng kapayapaan. Kasama si Pabilyon, kasama si Abdul Karim, Miswari, kasama na si Monk, no? Yan yung mga ano dyan sa Digos. Lahat yung mga nagpapanggap at umaangkin na sila ay mga MNLF dyan sa GUPSA, no? Itong Guardian of the President for Security Affairs na talagang pinalitan natin ng aspog na purnada ang kanilang operasyon para sa kanilang pera na kinukuha sa Central Bank of the Philippines. Ibig sabihin, mula noon magpahangga ngayon, ginagamitan lang tayo ng tinatawag deception tactics. Kaya nga, pasalamat ako na ang aking broadcast ay talagang bigla silang nasa stop. Kaya nga kahapon at exactly mga 5 something ay nag-back out na ang mga militar sa Ligwasan Mars. Na marami yata patay eh. Kaya nga sabi ko, itatanong ko ngayon, ilan na bang accounted death na isinuong nila sa loob ng Ligwasan? That is an enchanted territory, enchanted kingdom po iyan ng mga nilalang na hindi nakikita. Kaya nga sinabi ko, kung gusto ninyong pumasok dyan bilang isang militar, be prepared na kayo ay hindi makalabas dahil ang kalaban ninyo dyan ay hindi yung mga material kundi mga spiritual warrior na talagang nandiyan. Pag sinabi mong spiritual, yan yung mga beings na mga akala mo ay mga buwaya, na akala mo ay mga yung tinatawag nating halo sa Ilonggo, tapos yung mga putik na nag-aahon para labanan kayo. That is the so-called enchanted territory na yan ang iniwan sa kalupaan sa kaharian ng Raja Sulaiman, Sultanate of Maguindanao. Kaya nga kayo mga mechanized dyan, bantayan ninyo yung aking palasyo na kawayan dyan na minsan ay sinunog na ng grupo ng barangay captain na padrino ay si Mariam Sangki Mangudadato at si Toto Mangudadato at si Teng Mangudadato. Lahat ng Mangudadato ay may tinatawag na paraan para angkinin ang lupang pangako. Dito sa Sulu, yan naman ang kanilang ginagawa. Lahat ito talagang gusto na nila kukunin sa ngalan ni Sakur Tan. Marami tayong claimants. O ayan na yung kuryong rocket launcher. Pag ginamit ninyo iyan sa mga civilian at hindi iyan ay international na laban, kakasuhan kayo ng sovereign court ng tinatawag natin defiance or yung paggamit ng malalaki na mga armas, no, na hindi dapat sa lokal na laban kundi international na laban. That means nation against nation or aggression against aggression. Pagpasok sa depensa. Kasi pag nagprograma sila,
Lahat iyan, programa naman kasi ang gera, programa naman ang COVID, programa naman itong gagawin nilang pag-vaksin-vaksin dahil nga iyan ang kanilang programa para i-suppress, i-oppress ang ating sambayan ng Maharlika. Magandang umaga din dyan sa mga kapatiran natin sa Alpha Omega mula pa sa Baguio, Cordillera, Batangas, Pampanga, dito sa Cavite, dito sa Luzon, dito sa tinatawag natin na mga kalupaan, no, dito sa Visayas, dito sa Mindanao, dito sa Palawan. Kaya pag sinabi kong dito, that means kaharian na kasama sa inaayos ni Queen Helen Abdurrazak sa pamamagitan ng roadmap na ginawa natin, Peace, Defense, Economic Development, Healthcare and Learning Program, and Renewable Energy. Ang renewable energy, iyan na yung sinasabi ko na nasa likod niyan ang deuterium, ang gaas at ang langis, na iyan ang pinakapusod ay ang ligwasan Mars. Kaya nga tingnan natin kung ilang dugo ng militar at ang mga lumalaban dyan na programa din nila ang dumanak kahapon dyan sa kalupaan ng Sidona, ng Iladanan dyan sa may Pitbitin, lahat ng teritoryo dyan na binugbog ng kanilang helicopter sa airstrike. Yung B-10 na yan, talagang sasabi na natin, pag yan ay pumutok sunod-sunod, itong rocket launcher na dumating dyan sa Zamboanga, mas matindi yan. Kaya nga yan, pag pinaputok nila at inan ay ginawa nila, maghanda na sila ng kaso mula sa korte ng soberenya. Ibig sabihin, hindi sila nagpo-coordinate at sila ay basta na lang magpapaputok. Yan ay kasalanang malaki sa human rights, kasalanan against sa karapatan pantao. Marami na pong kasalanan ang Department of National Defense, ang Office ng Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines, ang Philippine National Police, lahat po yan ang pinapahanap ko na saan ang Alnas bin Abdul Gapar. Yan ang Malaysian na talagang utusan ni Mahathir, ni Najib, ni Safiya Abdal, lahat itong mga nasa government ng Sabah, ni Musa Aman, ay ang kapatid at ang asawa na talagang sumusuporta sa kanilang tiwaling programa ang pag-angkin ng kalupaan ng soberenya ng Sulu and North Borneo. Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig dyan sa Lebanon, sa Beirut, sa ating mga nasa Middle East na talagang nakikinig na. Kahapon tumawag na rin sila Manong Pilipe, lahat kayong mga nasa iba't ibang bansa na mga lolo, umuwi na po kayo. Kayong mga talagang sumusubaybay na sa ngalan ng ating espiritual na misyon, sana po tulungan nyo na si Queen dahil ito ay dapat pagbuklod-buklod ang mga inutusan mula pa sa kapanahunan ng Hapon, ng Amerikano na away, ng Espanyol, at least matuldukan na natin ang tinatawag na giyera ng dahil sa pag-angkin ng kalupaan ng soberenya ng lupang pangako. Maraming salamat din sa ating mga kapatid na nasa loob ng ligwasan na umiwas dyan sa gulo. Kaya nga pinadagdagan ko kayong mga Philippine Army ng Mechanized, pinapadagdagan ko ang bantay dyan sa ating palasyo sa Tugal Sultan Sabarungis. Ayokong madamay ang ating sultan sa sigalot na ginagawa ng programa ng militar at ng gobyerno na lokal. Okay, papayag ako magkaroon kayo ng giyera na sinasabi ninyo kapag iyan ay paglinis sa ating kalupaan. Yung totoong planted na Abu Sayyaf
ang hanapin ninyo. Makipagtulungan ang ating sandatahang peacekeeper, Raja Sulaiman Peacekeeping Group, kung sino man yung mga target ninyo. Huwag ninyo kasing itago at basta na lang kayong magkanyon. Basta na lang gamitin ninyo yung mga RPG ninyo. Kasi sinabi ko nga kahapon, pag 10 putok na sunod-sunod at iyan ay sobra sa 5, sa 10, iyan ay already kakasuhan na kayo ng karapatan pang tao. That is against human rights and international law. May batas po tayo. Kaya nga itong puro yung rocket launcher na ito na dumating at iyan ay lalagak dyan sa atin at tayo ay pagpapatayin mga Muslim, maghanda po tayo dahil iyan ay isang paraan na makikilala ang depensa ay depensa. Pero kung ibigay nila iyan sa pamumuno natin sa ngalan ng Depensa International ay masaya tayo. Pero kung gagamitin niyan, ipapatay tayo, iyan ang matinding kasalanan ng gobyerno. Dahil simula 1900, no, mula pa nung nag-sign ng agrimento si Sultan Jamalul Kiram II, si Sahib Bulgari Abdurrajak, the Sultan ng Sulu, ng Maimbong, at siya ay napunta sa Brunei bilang Sahibul Rey Permansha, lahat iyang paglaban nila nakasaad ang police power ng Amerika at ang ng Sultan ng Sulu in North Brunei. Natapos na po iyang 100 years na agrimento noong March 22, 2015. Kaya nga nagkaroon tayo ng parallel government. Ang parallel government na yan is instituted, that is in documents that we have given absolute notice of absolute monarchy na talagang nandiyan sa mga different embassies, different major agencies. Kaya nga 2015 tayo ay namuno bilang parallel government. Kaya nga nakakausad tayo. Nadidiretso natin ang usapin pang kapayapaan. Hindi yung gawa ni Galvez, ni lahat itong nasa dyan sa OPAP. Kaya nga OPAP, binaliktad natin, it's PAPO. Office of the Presidential Advisor for Peace Process. Ginawa nating Peace and Prosperity against poverty and oppression. Kasi yan lang naman ang target nila eh. Lipulin tayo. So anong gawa natin? Defensa, counter-defense move ang ating ginagawa. Ang kanilang gupsa, ginawa nating aspog. Napurnada nga lahat ang gawa nila. Dahil ang pagpapatay ay matinding kasalanan sa mata ng Diyos Ama ng Allah. Ngayon, inilabas na ninyo ang Polymer 1000. Sino kaya ang nag-approve niyan? Tingnan natin at ilalabas ninyo ang katotohanan. Ang gusto ko lang ay katotohanan kung bakit kailangan ninyong gawin iyan. Ang kwarta ay para sa mga pobre, hindi para sa gyera, hindi para sa eleksyon. Kaya nga kahapon marami nang nagtanong, di kailangan natin kunin kung paano litisin, di kunin si Murad. Kung totoo nga yung binigay ni President, Vice President Lenny Robredo, at kunin natin siyempre si BP para mag-explain kung totoo o hindi. Yan na ngayon ang hustisya ng sambayan ng Maharlika. Gamitin na natin ang High Court ng ating Sharia. Dalawa po ha ang korte, the Court of Sharia at ang Sovereign Court ng Southern Makdum na kung saan parehong inaalagaan, iniimplementa ng sovereign judges ni King Mamay at ni Queen Helen. Kaya nga maraming nagdu-duplicate, nagbabahay-bahay din sila
at ipakilala na sila ang hari at reyna. Kaya kahapon dyan sa General Santos, meron akong mga pruweba at sinabi ko yung mga tao, hayaan ninyo sila magproklama na sila ang hari at reyna dahil wala naman silang binatbat sa pamamagitan ng tunay na misyon na galing sa Diyos Ama, sa Allah. Dito natin makita, isuong mo yan sa gyera, una pa yan sila tatakbo, palayo. Instead na sagipin yung mga tao, sila ay tatakbo dahil kailangan nilang umiwas sa gyera na sila mismo ay contributory doon sa ginagawang pagplataforma ng militar at ng mga grupo na kanilang kalaro sa konspirasiya. Ito, hindi na ito konspirasiya, oh. Nakalagay dyan sa 10th Forward Service Support Unit ng ASCOM ng Philippine Army na dumating yan 6 hours doon, inilagay yan kahapon. Eh, nandiyan na yan sa kanila. Kaya nga sabi ko doon sa mga lolo natin, tingnan ninyo kung sino iyan, kung anong karga niyan at ilan iyan. Dahil pag yan ay ginamit sa atin, pagbubomba dito sa Patikol, sa Hulo, sa Maguindanao, sa Lanao, ay lalo tayong aariyada sa tinatawag natin counter defense move. Kami kahit itak lang naman eh, kaya naman natin yan eh. Di paliparin na natin yung bangkaw ni Lapu-Lapu. Kaya nga sabi ko, hindi nila alam na lahat iyan ay galing sa 7 Makdum, no? Sa 7 katauhan ng ating mga lolo na kaya natin pati hangin apoy ay magiging sandatahan ng lupang pangako. Marami akong fans ngayon, maraming nakikinig sa mga buses, sa mga barko, sa iba't ibang dako ng mundo. Ibig sabihin yan, tumataginting na ang ating news all over the globe. Magandang umaga, kasi talagang lahat ng gyera ay tinutuldukan ni Queen. Lahat ng mga hardware, American hardware, American mga ammunition, ngayon ay napapalitan na ng South Korean hardware at ng Russian hardware. Titingnan natin sino ngayon ang hardware na kailangan depensahan ang inyong plataforma ng pagsakop sa ating soberenya. Matindi po ang ating mga pananalita, pero ang sinabi ko, ang katotohanan ay katotohanan. Kung sinong naglalaro ang siyang mananagot, para sila ang lilitisin sa korte ng Sharia at sa korte ng soberenya. Supreme Court, di ba yung Notice of Absolute Notoriety natin noong 2015, at iyan ay isinubmit sa lahat ng embahada. Ikalkalin ninyo muli, nakalagay dyan, walang karapatan ang claimants. Tinutuldukan namin ang claims dahil kami ay tagapagmana. Iba po yung claimants, iba po ang tagapagmana. Kabilin-bilinan po sa mga kabangkuhan, kung merong mag-show up at mag-claim ng ating kayamanan, pusasan kaagad dahil wala silang karapatan ang kinin ang kayamanan na hindi sa kanila. Ngayon tayong mga local government diyan sa ligwasan, diyan sa Soksarjen, pag nakita ninyo ang kapatid ni Raja Mamay, si Alnas bin Abdul Gafar, Jamalul Alam Kiram III, si Al-Nasiruddin, kunin na ninyo. Ang kapatid, inagaw ang trono at ang korona. Kaya nakakagawa sila ng matinding giyera dahil planted nila mismo ang mga naglalarong ISIS, naglalarong maute, dahil limpak-limpak na salapi ang ibinabayad ng gobyerno ng Malaysia. Ngayon, lagot din ang Malaysian government. Haharapin nila ang korte ng soberenya. Ngayon, kayong mga militar, kung ako sa inyo, hubarin nyo na yan uniforme nyo. Kahiya-hiya po kayo sa ngalan ng pagdepensa ng karapatan pang tao ng bawat civilian na inyong pinapapatay. Ubarin na ninyo, mga kapulisan, sino nga bang nag-uutos sa inyo? Karapat dapat ba kayong sumunod sa pagpapatay sa lupang pangako ng mga taong pinili ng Diyos Ama?
Kasi lalaban na iyan, mga espiritu na ang bibigay sa inyo ng counter move. O meron kayong rocket launcher, o yan. Di ba yung RPG ninyo, yung B-10 ninyo, B-10 ba yun, yung helicopter launcher na nin, rocket launcher ninyo. Lahat yan in order mula pa kay Aquino, magmula pa kay Duterte para magkaroon ng gera sa lupang pangako. Lilinisin baga o kayo ang lilinisin natin sa sandatahang Maharlika. Ibig sabihin lahat ng opisyal na yumaman dahil sa sulo, sa yaman ng soberenya. Tapusin na ninyo. Kayong mga opisyal na ginagawa ninyong tau-tauhan ang kafgo, sila yung nila pinopront ninyo pagdating sa away, sinasakripisyo. Pagdating sa karapatan, mismo yung kanilang allowance, mismo yung kanilang sweldo na galing sa OPAP, ay kinukurap pa ninyo. Hindi ninyo binibigay yung benepisyo. Kayo, nasa ka, sitting pretty lang kayo, nakaupo ng mga hari, nagpapa, dito dumadaan yan sa Indanan, no? Yung mga truck by truck, parang mga hari ng daan, nakalagay dyan, walang gera, naka battle gear, pupunta lang pala dito sa Changi, sa Hulo, mamimili ng pagkain. Ganyan ang showcase. That is mental harassment. That is mental torture na para bang palaging napupunta kami sa gera nang dahil sa showcase ninyo, full battle gear, mamamalingki lamang pala. That is not the right way of projection. Kaya kayo namang mga planted Abu Sayyaf, hundong na kamo. Ngayon, andyan, lumaki ang anyong pasakit dahil dumating na yung truck ng mga rocket launcher na ginagamit sa away ng Ukraine at ng Russia. Diyan, tingnan ninyo mabuti kasi lahat iyan, makikita na iyan, galing iyan sa Korean military hardware. Kaya, yung mga galing sa Russia, na mga in-order, na mga matitaas na mga ammunition, i-surrender nyo na yan para at least ma-inventory na natin na hindi na gamitin sa pagpapatay sa mga sibilyan na tinagurian ninyong mga mundo, mga Abu Sayyaf. Ang Abu Sayyaf na ginawa ninyo ni Fidel B. Ramos, dapat iyan ang sugpuin na ninyo dahil iyan ay mga Christian, balik Islam. Maraming mga tao kami na balik Islam na totoo na lumalaban. Pero yung mga balik Islam na planted ninyo katulad ni Pabilyon na ngayon nag-Abdurajak na, habulin nyo nga yan, kunin nyo na yan. No? Yung mga nandito sa loob-looban ng patikol, edi kunin na ninyo. Diyan sa ligwasan, sa pinakaloob-looban, no, na talagang hawak na itong mga gobernador na pag may pagpaaway, 3 million to 5 million ang gagawin para lang may pag-aaway. So, ibig sabihin, mula Sabah standoff, Sambuanga standoff, 44 Sapman sacrifice, Lanao seeds, itong Marawi seeds natin, na sinasabing lahat iyan ng maute ay programa din ng gobyerno. Ilabas na ba natin para wala ng taguan? Kasi ito ng korte ng soberenya. Inilabas nyo yan, no, itong mga away-away na yan para may paraan. May pa-circulate ninyo iyong polymer 1000? Okay pa ba yan? Bakit hindi na lang ninyo sabihin ang katotohanan, Central Bank, na dapat iyan ay itama ang pagkakamali? Huwag na ninyong idaan sa gera. No? Daan doon kasi alam, hinahanap ko naman talaga ang serial number na yan. Kasi nga, ginamit ninyo sa maling paraan. Napaniwala kasi nitong claimant na ito ni Al-Nasir, no, na Al-Nasiruddin Jamalul Kiram Alam III, na siya si Raja Mamay. Pero hindi niya nakuha ang thumbprints. Hindi niya nakuha ang signature. Dalawa po yan, Malaysian at saka Philippine. Si Queen Helen is already legal sa Sabah. I have my own juridical entity, authority, pagdating sa tinatawag. Yung civilian, ha, hindi lang as queen, as a civilian
working hand in hand with the business sector. Kaya nga, makayong mga nagkontra sa akin, yung mga naging miyembro ng Global Business Consortium, na yung mga utak bulinaw, hindi na po kayo kasali dahil wala kayong ginawa, kundi sutsutin, no? Daldalin lahat iyan ng paghamak ginawa na ninyo. Tinuturuan ko kayo na maging makatao, pero kayo mismo ang sumira sa inyong pagkatao nang dahil sa paggawa ninyo ng maling solusyon. Maraming maraming salamat po diyan sa Sambuanga. Titingnan niyo po. Kaya nga, very important na ngayon ang PAPO. Peace and Prosperity Against Poverty and Oppression. Barangay Pace po kayo dahil kayo ang mga police power na nagbabantay sa gagawin ng bawat hakbang ng militar ng gobyerno. That is called protection from our family. Royal family, absolute monarchy stands. At ito si Queen Helen, live from Hulusulu. God bless everyone. God bless ang ating mga lahi na talagang namamayagpag na sa buong mundo. Allahu Akbar.